Magandang umaga po, mga kapatid. At sa mga OFW, sana po, ligtas po tayo at maayos at ang ating mga pamilya. Kamusta na po kayo? Ano po ang inyong mga ginagawa? Sana po, ayos po ang inyong mga trabaho. At sana rin po, nakapag-adjust na po tayo sa new normal life ng ating buhay. Lagi ko pong dasal at hiling na ligtas at maayos po tayong lahat at ang ating mga pamilya. Alam ko po na malalagpasan po natin po lahat. Manalig lamang tayo sa pong may kapal. Ang topic po pala natin ngayon ay tungkol sa pagpapanggas. Napaka-importante ng pagpapanggas, mga kabagad reader, sa ating mga gagamiting materials. Dahil yung mga balahibo po nila ay nakakaharang po kapag kinakastahan po, sayang po yung similya kapag tumaon na sa balahibo nila tumama. Kaya po dapat pinapanggasan po natin ang ating mga materials, ang ating mga kulit o inahi na gagamitin o kaya mga broadcap o stock na ating gagamitin. Ito po mga kabakarbiter, tatanggalin po natin yung palibot ng petampo nila. Kailangan po maging maayos po, malinis. Para sure po tayo, lahat po ng similya ay papasok sa ating pulets o materials o inahin na ginagamit. Dahil tatandaan nyo mga kabakar breeder, ang isang kasta po ng broadcock sa inahin ay katumbas lamang po ng 5 itlog. Kaya everyday, dapat po nagpapakasta po tayo kahit isang beses lang po sa isang araw. Importante na po yun. Basta at least, sure po natin na nakastahan po sila ng maayos. Yun lamang po mga kabagat breeder. Kailangan, ano po, ganyan po, clear na clear na maayos po. Yan po. Alisin po natin yung mga sagabal ng mga balahibo. Napaka-importante po niya mga kabagat breeder para hindi po tayo mapapagod o maghapon na magpakasta. Isa po itong paraan para sure na may similya po ang mga itlog na ilalabas po niya mga kabakar bider. At tandaan nyo lamang po, importante po yung paligo, purga, pagpapanggas, multivitamins, at pag 10 a.m. pakain po tayo ng kanin lamig na may itlog para lagi pong maganda po yung katawan nila. Kailangan po i-maintain po natin yung pangangatawan ng ating pullets o inahin o broadcock para yung mga inahin po natin masipag po na mangitlog. Araw-araw po silang mangitlog kasi pag pumayat po sila, nawala po yung katawan nila, sigurado titigil po sila. Kailangan din po meron po tayong mga multivitamins o B-complex na ginagamit para papanatili natin yung katawan po nila. Ganun din po gagawin nyo mga kabakar breeder sa mga stag o broadcock na gagamitin nyo, dapat po papanggasan nyo po. Sure po kayo na papasok po yung similya dahil wala pong nakaharang sa kanilang pait dugan, kaya sure na papasok yung similya. Opo mga kabakar breeder, makikita nyo po wala pong natapon. Pumasok po lahat. Kaya sure po tayo na may similya po magiging itlog po niya mga kabakar breeder. Ganun din po ha mga kabakar breeder sa ating mga materialis. Dapat po nakabanggas din po sila. Yan po mga kabakar breeder. Para sure naman po na yung similya po nila
suwak na suwak sa mga pinapakasampula rin mga pulex. Oy, ngayon. Saka po pala mga kabagayan breeder, sa akin po experience, maganda po tuwing umaga, winiwisikan po natin ng tubig ang kwetan ng ating inahin o pulit na gagamitin. Dahil base po sa aking experience, kapag binabasa po natin ang kanilang kwetan ay nagiging pusa po silang umuupo o nagpapakasta sa broadcock o stamp na materyales na ating pinaupuan sa kanila, pinasasampahan. Sa base rin po sa aking experience, kapag binabasa po natin ang kanilang kwetan at maganda yung katawan nila, nakakatulong din na mapabilis ang kanilang panginitlog. Yun lamang po mga kapag-computer. Sana po meron po kayong dagdag kaalamang natutunan. Sana po lagi nyo pong isubscribe, i-like, panoorin, at i-share ang aking YouTube channel. Taus-pusong pasasalamat ko po sa aking mga subscriber na walang sawang tumatangkilik at nanonood sa aking YouTube channel. Mag-iingat po tayo palagi. Maraming salamat po. God bless us all po.